Ang tribunal ang siyang humaharap o lumulutas sa mga reklamong isinampa sa ilalim ng Human Rights Code ng Ontario, ang batas na promoprotekta sa mga karapatang pantao. Ang batas na ito ang kumikilala sa dignidad at halaga ng bawat taong nakatira sa probinsya ng Ontario. Ito ang batas na nagbibigay ng karapatan sa bawat tao na itrato ng pantay-pantay at ng karapatang mabigyan ng pantay na pagkakataon sa limang aspeto ng lipunan. Sa trabaho, sa pagpapabahay, sa mga ari-arian, serbisyo at kagamitan, sa pakikipagkontrata at sa pagsasali sa iba't ibang asosasyon tulad ng mga unyon. Tumutulong ang tribunal sa mga partidong kasangkot sa reklamong nakasampa upang malutas ang problema. Ang isang paraan ng pag-aayos ng tribunal sa mga partido ay ang tinatawag na mediation. Sa mediation, maghaharap ang mga partido upang pag-usapan at lutasin ang reklamong nakasampa sa tribunal. Kung hindi sang-ayon ang mga partido sa mediation o hindi naayos ang kanilang mga issues, pwedeng magkaroon ng isang paglilitis ang tribunal para pakinggan ang reklamo at pagdesisyonan ang mga isyong nakasaad sa reklamo. Ang tribunal ay isang uri ng hukuman. Dahil dito, ito'y walang pinapanigan at hindi ito nagbibigay ng payo sa kung sino mang partido. Ito'y nandyan para tumulong na makahanap ang mga partido ng solusyon sa kanilang mga issue o para pagdesisyonan ang reklamo base sa mga katotohanang naganap at sa batas. Ang proseso ng paglilitis o ang tinatawag na hearing ay magsisimula sa pagpapadala ng isang sulat sa mga partido. Ang sulat na ito ay tinatawag na confirmation of hearing, kung saan ang petsa ng paglilitis ay nakalagay. Tungkulin ng mga partido ang makipagpalitan sa isa't isa ng mga kinakailangang dokumento para sa hearing. Kailangang i-file ng mga partido ang kani-kanilang mga dokumento at listahan ng mga taong magbibigay ebidensya o testigo ng mga 45 araw o 45 days bago maganap ang hearing. Susuriin ng tribunal ang mga isinumiting dokumento at listahan bago ganapin ang hearing. Kung kinakailangan, bibigyan ng tribunal ang mga partido ng ibang impormasyong pwedeng makatulong sa kani-kanilang paghanda para sa hearing. Pwedeng isagawa ang hearing sa Ingles o Pranses na may kasamang sign language para sa mga pipi. Pwede ring tumulong ang tribunal sa pagsasagawa ng hearing sa ibang wika tulad ng Tagalog. Bukas ang mga hearing sa publiko kaya pwedeng dumalo ang kung sino mang tao. Sa hearing, magbibigay ng ebidensya ang mga partido upang ipakita at patunayan ang kani-kanilang mga kaso. Gustong malaman ng tribunal kung ano ang nangyari. Pagkatapos marinig ng tribunal ang mga partido, magdidesisyon ito kung mayroong nangyaring diskriminasyon at kung anong solusyon at remedyo ang nararapat. Pwedeng magdesisyon ang tribunal na ipagpawalang saysay ang reklamo o remedyohan ang diskriminasyon sa pamamagitan ng pag-utos sa isang partido na magbayad ng pera, magbigay ng nararapat na akomodasyon o iba pang uri ng remedyong nararapat sa sitwasyon. Hindi pwedeng iapela ang desisyon ng tribunal, pero pwede itong muling isaalang-alang ng tribunal o i-reconsider o reviewin ng Divisional Court ng Ontario. Ang tribunal ay nariyan para humarap sa mga reklamong na uugnay sa mga karapatang pantao sa pamamagitan ng pagtulong sa mga partido
nalutasin ang kanilang mga issue o sa pagsasagawa ng hearing para madesisyonan ang kanilang kaso. Ang tribunal ay isang lugar na pwedeng puntahan ng mga tao para madinig at madesisyonan ang kanilang mga reklamo. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tribunal. Kung kinakailangan ng tulong ng isang abogado, makipag-ugnayan sa Human Rights Legal Support Center.